buwis buhay pa rin ang isinasagawang search operation ng mga iba't ibang pwersa sa ilalim ng Incident Management Team para sa paghahanap sa Cessna 206 RPC 1174. Sa pang-anim na araw na paghahanap ay tinabuwis buhay nga ang ginagawang paghalughog sa mga lugar na maaaring binagsakan ng nasabing eroplano. Sa kabila ng masamang panahon, tuloy-tuloy ang aerial search ng Tactical Operations Group 2 ng Philippine Air Force at Philippine Aeronautical Response and Rescue Center, habang tuloy-tuloy naman ang ground operation ng binagsamang lakas ng kapulisan at kasundaluhan. Nasasakop pa rin ng barangay sa Pinit de Vilacan Isabela ang isang squad ng 95th Infantry Battalion na may siyam na kasapi at isang squad din ng 15 sundalo ang nasa barangay de Caruyan ng nabanggit na bayan. Para tuloy-tuloy ang paghahanap at para hindi nagpabalik-balik ay hinatiran na lamang ng pagkain ang mga nabanggit na tropa. Lumipad na rin kaninang umaga patungong Makunakon ang 12 rescuers ng Philippine National Police Special Action Force. Pasado alas 3 January 30, 2023, dalawang search rescue team na binubuo ng 20 pulis ng 201st Company ng Regional Mawid Force na may kasamang 4 na sibilyan ang naidispatch sa Mount Moises sa Barangay Batong Labang, City of Ilagan. Maging ang mga sibilyang agta na pamilyar sa mga lugar ng Mount Sierra Madre ay minamaximize na rin. Nagkaroon ng paglilinaw ang Incident Management Team na hindi ang nawawalang Cessna 206 RPC 1174 ang nakitang white object ng mga residente na nasa loob ng 20 km sa Ilagan de Vilacan Road, bagkus isa itong struktura lamang. Patuloy ang IMT sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga residente at mga sinasabing nakakita at maaari makapagturo sa kinaroroonan ng naturang eroplano. Hanggang sa ngayon ay pansamantala pa rin kanselado ang mga domestic flights mula sa Cagayan City Airport patungo sa mga coastal towns ng Isabela. Para sa Mianan Reports mula dito sa Isabela, Miko Agone nag-ulat para sa balitang pangkapayapaan at pangkaundaran.